Yo, what's up? Welcome sa unang tips and news ng Local Hip Hop TV. Sa segment na to, magbibigay ako ng ilang tips and news weekly tungkol sa rap scene dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung hip hop ka at nag-uumpisa pa lang sa rap scene, better na mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell button para updated ka sa bagong upload na videos ng tips and news about hip hop. So, ang unang topic natin, tuturuan ko yun ng tips kung paano ba mag-rhyme ng verse. So mga tol, gawin ko na ng example yung kanta ni PRICETAGG at CLR na KONTRABIDA. Disclaimer lang mga tol, para to sa mga bagong local artist natin na gustong matuto kung paano mag-rhyme ng verse. Gawin nating simple at basic lang ang explanation para hindi nakakalito sa mga baguhan. Kadalasan ng isang rap ay may pattern na intro, first verse, chorus, second verse, chorus, chorus at outro. Ay ang pattern ng kanta na makikita nyo kadalasan sa mga dinadownload nyong pre-beat sa YouTube o gawa ng mga local beat producers. Meron itong 16 bars o 8 rhymes kada 1 verse. So mga tol, bago ko umpisahan, may dalawang uri ng rhyme scheme. Ito ang full rhyme scheme at half rhyme scheme. Example mga tol, sa first verse ni PRICETAGG na sobrang totoo tingin nyo sa akin kontrabida kasi ang dami na nilang pabida. Kung mapapansin nyo, nakarime ang mga dulo ng salita sa kada linya o bars. Dito, gumamit siya ng full rhyme scheme. Example ko naman mga tol, yung sa may second verse ni PRICETAGG na puro na lang masamang komento, kala mo mga henyo pag sila nag-imbento. Dito, mapapansin nyo, gumamit siya ng half rhyme scheme. So, clear ko lang mga tol, no? Hindi po magkapareho ang bars tsaka ang rhyme. Ang rhyme ay ang magkaparehas na dulo ng salita. Ang verse naman ay linya. So sa mga nagtatanong mga tol kung paano ba magsulat ng kanta, ang mabisang teknik talaga sa pagsusulat mga tol, hanapan mo ng tamang salita ang kada dulo ng verse mo para magtugma at para gumanda rin yung mensahe ng gagawin mong kanta. At syempre, kailangan na mag-rhyme ang dulo nito. Pero minsan kasi, nawawalan tayo ng gana magsulat dahil wala na tayong maisip. At kadalasan, tinatamad na tayong tapusin yung naumpisaan natin na linya dahil hindi natin mahanapan ang babagay na word at rhyme sa dulo nito. Dagdag tips lang mga tol, bago kayo magsulat ng kanta, makinig muna kayo sa mga favorite artist na idol nyo. Makakatulong to kasi naa-adapt nyo yung style at mas gaganaan kang mag-isip ng topic sa gagawin mong kanta. So hanggang dito na lang mga tol, kung may mga gusto ko yung itanong na tips about rap scene, i-comment nyo lang sa comment section. At sa mga gusto magpa-shoutout, maglagay lang kayo ng hashtag LocalHipHopTV. Better na mag-subscribe na rin kayo sa channel na to para updated kayo sa ilalabas ko pang video.